ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. City, my Kabanatuan. Sorry po dahil na-late tayo ng airing. Nagkaroon lang po ng technical problem. Ako po si Elena Garlitos Quijano. Magandang umaga at tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ano? Samahan niyo kami hanggang 10 o'clock ngayong pong araw na ito ng Martes at 5 ng Abril. Ako po si Kuya Ace. Isang magandang umaga po ngayong Tuesday edition po ng My City, My Kabanatuan. Ako po si Jade Christian. Ayun po mga kasama ngayong araw ng Martes. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito po ang ating local news. Ito pong 120 na kaanib ng New People's Army ay nagbawi na po ng suporta. At kasabay po ng ika-53 taong anibersaryo ng New People's Army o NPA nito pong March 29, aabot po sa 120 na katao na mass supporters ng NPA ang nagpahayag na ng kanilang pagbawi ng suporta sa rebelding grupo. Malugod namang tinanggap ng Philippine Army Major General Andrew Costello, Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army na matatagpuan dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, ang 120 na individual na mga miyembro umano ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB at Pambansang Katipunan ng Magbubukid o PKM sa isang withdrawal of support ceremony na ginanap sa Barangay Bonifacio sa Quiapo, Nueva Ecija noon nga pong Martes. Naging facilitator naman ang mga sundalo ng 84th Infantry Battalion sa pagtanggap ng 120 na miyembro po ng LMB at PKM na katuwang na sinaksihan ng mga opisyal ng LGU, Municipal Police at 2nd Provincial Police Mobile Force. Sa seremonya, isang panunumpa po ng katapatan sa pamahalaan ang isinagawa ng mga kalahok kasunod po ng pagsunog nila sa mga watawat ng CPPN-PANDF na sumisimbolo sa pagkakaputol ng kanilang ugnayan na suporta sa komunistang grupo na kumukundi na rin sa mga kalupitan na ginawa ng Communist Terrorist Group o CTG sa mga nagdaang taon. Samantala, sa ating pong sports news, ihatid po sa atin ni Ace Lord Blanca. Okay, sa mga nag-aabang po sa ating sports balita, isang news lang tayo ngayon, no? Tungkol po sa boxing. Sa mga nag-aabang po, aba, dahil wala na nga po yung ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dahil nagretiro na po, ito na po, isiniwalat po ni WBA World Welterweight Champion Yordanes Ugas. Ito po'y tumalo kay Senator Manny, no? Na nagbago na ang kanyang buhay matapos niyang makasagupa at talunin si 8th Division World Champion at ngayon po yung Senator Manny Pacquiao. Si Yordanes Ugas na nakatakdang harapin naman ng WBC at IBF World Welterweight Champion na si Errol Spence Jr. sa April 16 sa AT&T Stadium sa Arlington, USA ay gumawa nga po ng upset ng talunin niyang Filipino boxing icon sa magitan ng unanimous decision noong Agosto noong isang taon. Sabi ni Ugas, ang laban ni Pacquiao ay isang magandang gabi para sa akin. Pagkatapos ng laban na yun, ang buhay ko po ay nagbago na daw sa mas marami pang paraan. Ngunit palagi daw niyang pinapanatili ang kanyang sarili na mapagpakumbaba. Si Ugas, si Nietes pa yan, na may record na 27 wins, 4 losses, ay may 12 knockouts sa kanyang career. Kaya hindi talaga inaakala na matatalo niya si Manny Pacquiao. Ay muling tinuturing na underdog sa kanyang nalalapit na unification bout labang kay Spence. Ito'y isang posisyon na siya ay napunta sa maraming beses bago ito at hindi nakakagambala sa kanya kahit na siya ay isang underdog. Yan nga po'y ginawa niya nung gabi ng laban niya kay Senator Manny. Walang naniniwala na siya ay mananalo pero ginawa niya yung kanyang magagawa. At yun yung ating sports balita ngayong araw na ito sa ating pong entertainment news. Si Kuya Jade, pakinggan natin. At para naman sa entertainment news, Taylor Swift tatanggap ng doctorate degree sa NYU. Sa New York, USA, tatanggap ng honorary doctorate ng Grammy Award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift mula sa New York University sa kanilang commencement ceremony on May 18 this year at Yankee Stadium. According to the statement made by NYU, Taylor Swift will receive a Doctor of Fine Arts
honors causa at magde-deliver pa ng speech in front of the students and guests. Taylor was described by the university as one of the most prolific and celebrated artists of her generation with series of accolades under her belt. Si Taylor Swift lang naman ang most awarded artist on the history of the American Music Awards kung saan she was awarded as Artist of the Decade sa year 2021. Maliban pa dito, she is the first woman to win Album of the Year at the Grammys. Not just once, but thrice across the different genres of music. Country of Fearless noong 2010, Pop for 1989, 2016, and Indie Alternative for Folklore noong 2021. Truly, Taylor Swift deserves all the awards and recognition for her notable contribution in the music industry. So yan po ang latest song po para sa mundo ng entertainment. Tuloy po tayo sa ating programa. Oras po natin, ganap ng 44 minutes na. Makalipas po ang ganap na alas 9 po ng umaga. Pasensya na kayo para kaming trend. Ano na napakabilis ng pacing po ngayon. Kapiling na po natin ang ating panauhin buhat po sa American Ribs and Wings. Wow. Dito sa lungsod ng Cabanatuan. Matatagpuan po sila sa Del Filar Street, Barangay Sangitan West, malapit po sa Freedom Park. Kapiling po natin ngayon si Kuya Wilson at Kuya Kenji. Good morning po sa inyo. Pakipindot po yung... Magandang umaga po. Yun. Okay. Ikaw po, sir. Good morning po. Sino po si Kenji sa inyo? Okay, si Kenji. So, simulan po natin ito. Bakit naisip po ninyong ito, yung itayo ninyong business at kailan po ito nagsimula? Nagsimula po yung business noong August 2021. Last year lang po. Wala pa po kami isang taon. Napili po namin yung business na to kasi wala po kasing season ang Buffalo Wings. Dito, lalo na dito sa Cabanatuan, napakadami po at sigurado naman po kami na may ilalaban po yung flavors namin. Kaya po, naglakas loob po kaming mag-open ng restaurant. Meron ba kayong, halimbawa, meron kayong sinundan sa family? Naging business ba ng family niyo? Talagang kayo lang nag-start? Sa amin lang po. Kami po yung nagsimula. Dati po kaming mga OFW. And pag-uwi po namin galing po sa Japan, nag-decide po kami na mag-business na lang dito sa Cabanatuan po. Kasi sinabi American Ribs and Wings, ito po ba ay franchise or hindi? Dito lang una natin itinayo sa Cabanatuan. Franchise po ito. Franchise. Po. Marami na pong branches ang American Ribs and Wings, especially sa bandang south ng Luzon. Manila, tapos kami po yung pinakauna dito sa Nueva Ecija po. Tapos meron din po tayo sa Mindanao and Cebu area po. Merong ano, more on chicken ano. Meron iba pang kwen dyan? Ino-offer pa kayo or may niluluto pa aside from chicken wings? Yes po. Meron po kaming sinaserve na baby back ribs. Isa po yun sa bestseller namin. Nag-offer din po kami ng pasta, burger, quesadillas, at iba pa po. So makikita natin dito sa may nasa screen natin ngayon, itsura pa lang niya, spicy na siya eh. Meron pa bang ibang mga flavor kayong in-offer? Yes po, marami po kaming flavors. Actually, yung around 22 or more flavors po kami. So half-half po yun, half po spicy, half po premium flavors po, sweet po yun. So sabi mo 22 flavors? Yes po. So ano itong mga ito, pwedeng malaman? So, halimbawa, siguro yun ang spicy. Ang pinaka-best seller namin na spicy ay Oriental Sriracha, sinundan po ng Spicy Caribbean. Most ng mga sauces namin na ginagamit ay inspired po sa iba't ibang bansa. So, katulad po ng Spicy Caribbean, Jamaican, meron po kaming Jamaican Jerky. Oriental Sriracha naman po ay galing sa Thailand. Meron din po kaming... Korean barbecue, which is yung usual na Korean flavor na natitikman natin dito sa Pilipinas. Po. At Hawaiian bourbon po. Ang Hawaiian bourbon po ay mixture siya ng bourbon, pero hindi po ito nakakalasing. Mixture po siya ng bourbon tsaka pineapple. Kaya medyo sweet po siya. Okay. Merong Pinoy flavor, yung kasi 'di ba, sabi ni Aislor mahilig ito sa spicy eh. Apo. Ang pinaka para sa kanya, ang pinakamaanghang yung maliit siling labuyo, no? Eh kayo ba dito, meron din ba kayong flavor mga Pinoy spicy?
Ang mga flavor po natin na Pinoy ay spicy salted egg at saka meron din pong hindi so, spicy para naman sa mga ayaw ng manghang na salted egg. Yun po yung isa sa Pinoy flavors po namin at saka po sweet barbecue. Personally, kayo ang nagagayak, nagluluto? Meron kayong chef? Personally po, kami po. Nag-aral ba kayo, culinary students kayo, graduate o ano? Hindi po. Talagang mahilig lang? Opo. Yun yung work nyo sa Japan, ganyan o iba? Iba po. Opa, bakit nyo naisipan? Yun po, sobrang ibang-iba po. Kasi tulad niya po, medtech po. Ako po ay IT. Tapos nagtrabaho po kami sa Japan as a skilled worker. Pares po kaming welder. In ba yan sa Japan? Kaya nyo naisipan dito? Hindi po. Nag-research po kami dito sa... Nung pag-uwi po namin, nag-research po kami kung ano yung magandang i-business. Since wala po kaming idea sa kahit anong business, nag-isip po kami na kung magsasarili kami ng brand, mahihirapan kami kasi wala kaming marketing support. So, naisip po namin na maghanap ng magandang franchise. Yun nga po, nakita namin yung American Ribs and Wings. Nag-try din po kami sa iba't iba pero ito po yung the best talaga na sa tingin namin maganda yung potential. So, yun sa ano, sa mga ingredients na yan, kayo mismo yung bibili or yung mismong company yung nagbibigay ng mga kailangan nyo para dyan sa niluluto? Opo. Yung mga sauces po namin ay nanggagaling po mismo sa franchise. Uh-huh. Opo. Pero they allow naman po na mag-gawa kami ng sarili naming menu, sarili naming flavors kung sakali na gusto naming mag-add po. Nabanggit nyo kanina, franchise yan. Magkano yung pinayad nyo sa franchise na yan? Ano yung mga kasama yun bang mga equipment o ano pa man? Opo. Doon po sa franchise, umaabot po siya ng 80,000 to 120,000. It depends po doon sa kukunin na package. Ang inclusion niya po, lifetime o yung mahaba ang marketing support. Kasama din po doon yung mga equipment tulad ng deep fryer. Okay. Andun po yung pressure cooker. Andun po yung lahat ng trainings na kailangan sa pagpe-prepare kasi lahat po ng niluluto po namin. Siyempre may standard po na itinuturo nila. Tapos binibigyan din po nila kami ng exclusivity sa pag-purchase po ng mga flavors nila po. Kasi nung, di ba nag-start kayo last year, 2021? Yes po. Di ba? So hindi ba, paano na-overcome yung challenge dahil sa pandemic tayo eh, no? Dahil last year medyo limited pa yung paglabas sa mga tao. Paano nyo na-overcome yung ganong sitwasyon? Opo, actually po, nung opening date po namin, yun yung nagkaroon ng surge. At yun po yung unang araw, August 7, unang araw po na isinara yung dining natin dito sa Cabanatuan. So, lahat po ng plano namin parang i-stop ba natin to or itutuloy natin. Pero tinuloy pa rin po namin. Sa kagandahan naman po, hanggang ngayon po okay naman po yung flow ng sales ng resto. Okay. Alin ang mas maganda? Yung nag-walk in sila, yung maganda yung kita nyo ha, nag-walk in sila or yung through online o nag-order sa'yo online? Opo. Sa walk-in po, nire-recommend ko po na mag-walk in sila para ma-experience din po nila yung dining. Iba po kasi yung serving, pagka nakadine ka, tsaka pagka take-out lang. Pero sa ano po, sa takeout naman po, sobrang convenient naman po kasi napakadami nating way para makapagpa-deliver tsaka meron din po kaming pick up advance orders po na tinatanggap. Paano kayo nagkakilala? Friends na kayo before? Taga-lungsod din ba kayo ng Cabanatuan? Ayun, dalawa. Ako po ay local ng Cabanatuan, dito po ako lumaki. Si Kenji po ay taga Kalinga. Nagkakilala po kami sa Japan, magkakabarkada po kami, pero sabay po kasi kami umuwi, so kami po yung nag-sosyo po. Dito na ikaw nakatira? Ngayon po. Opo. Paano parang ngayon? Parang katagal mong nag-isip. Pero umuwi ka pa rin sa Kalinga? Umuwi pa rin po. Nagtayo na kayo ng branch doon, hindi pa naman? Hindi pa po kaya yung ano kasi ngayon pa lang po pinag-aralan po namin yung operation kung paano siya maiwan, maging independent na kahit wala kami ay nagpa-function. May mga tauhan na rin kayo doon, marami na. Meron po sir, mga dalawa. Tapos isang part-timer po. So, anong oras usually nag-start mag-open yung panyo? Pinakakainan nyo na yan? And then until what time sa gabi? Nag-open po kami ng 10 a.m. So, mga by 10:30, pwede na pong mag
tumanggap po ng mga online orders. 11 a.m. po, pwede na po yung dine-in hanggang 12 midnight po. At 12 midnight open kayo? Opo. Ah, okay. So, siguro, invite mo yung... iba't ibang flavor eh. Ano, oo, invite muna nila yung ating mga listeners, yung ating mga televiewers, ano, na pumunta, bisitahin yung kanilang, ano, yung lugar nila, no? At mamaya, ipapakita sa atin ni Sir Wilson at ni Sir Kenji kung paano i-prepare yung kanilang mga menong yan. Sige po, invite po natin sila. Good morning po sa lahat. Ini-invite po namin kayo na subukan ang aming produkto, ang American Ribs and Wings. Sigurado po na magugustuhan nyo. Marami po tayong choices ng flavors na nabanggit nga po namin. Ito po ay 24 flavors. At napaka-convenient din po kung ayaw nyo po lumabas ng bahay. Meron po kaming in-offer na advance order for pick-up at available din po kami sa Foodpanda, Jex Movers at pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page para po makapag-order po. Yung mag-place ninyo, gaano yung capacity niya? Kasi meron ng, limbawa siguro, mag-birthday, gustong doon ganapin yung birthday ng mahal nila sa buhay. Yung bang place ninyo ay medyo ilan ang capacity niya? Opo. Kaya pong mag-accommodate ng 25 hanggang 30 person po sa loob para po sa mga gustong mag-book po ng mga celebration na isang buong pamilya or barkada. May promo din ba kayo? Halimbawa, yun nga, marami sila, manasa 20, yung pupunta sa inyong place. So, meron ba kayong in-offer na promo? Yes po, may available po na mga ganong promo katulad po ng mga fiesta package. Opo, discounted barkada po yun. Barkada package po. Nagsisimula po yun sa 3 person hanggang 12 person to 24 po na capacity po. Mm-hmm. Natanong na pa natin, ano bago yun, ano yung pinaka-best ninyo ditong bestseller? Oo. Ang bestseller po natin ay yung buffalo wings na garlic barbecue flavor. Mm-hmm. Nagsisimula po yung price noon sa 90 pesos. Three pieces po yun na wings, tsaka meron pong kasamang rice at sides po. Yung sa halimbawa, ang naka-box na yan, magkakapareho ba yung size ng box na yan? Yes at ilan po yung piraso ng ano? Yung ganitong box po ay wings. Naglalaman ng usually nasa 3 to 6 pieces po na wings. Okay. At isang rice po and yung side kasama magkano po sa loob. Magkano yan ganyan? 90 pesos. Yung 6 pieces naman po ay 169. Ba't napakamura ata? Opo. Kayang-kaya. 90 pesos. Opo. So affordable po. Oo. 3 wings. Meron pong 3 wings, ma'am. Pero may ano, walang drinks siya, without drinks. Wala pa pong drinks. Okay. Yan yung mga pang take-out. Okay. Yes po, ito po yung for take-out and delivery po namin. Tapos meron din po kaming strip na ribs. Meron pong 1 strip, 2 strip. Ang isang strip po ay nasa 100 grams to 120 grams po per serving. Mm-hmm. Opo, may kasama na rin po siyang rice, isang meal na rin po. Yung super spicy nyo, meron din? Oh, yes hindi po, kayo nag-offer? Oriental Sriracha. Yun ang tawag nyo? Yes po. As in manghang talaga? Manghang po. May mga umu-order din? Meron naman po. Opo. May pinapipirmahan kayong waiver? Meron kasing ganun, di ba? Wala po sir, kasi yung anghang po niya ay yung saktong komportable. Yung kayang-kaya lang. Kasi ako, kumain ako minsan, hindi ko nababanggitin na talagang pinapirma muna ako sa waiver na baka in case daw magkaroon ng problema. Oo. Eh nung tumikim nga ako, hindi matapang ako sa maanghang pero talagang hindi ko kinaya. Inuwi ko, pinatikim ko sa mga kasama ko, hinugasan din nila. Sabi nila parang ayaw daw ipakain. Bakit nagluluto pa ng ganito? Kayo naman walang gano'n. Yung spicy nyo, sakto lang. Sakto lang, sakto lang po. Yung kaya po i-tolerate at kaya po makonsume ng ano. Okay. May Facebook page ba kaya para dun sa mga kung gustong makita, nakapost sa mga price ng inyong in-offer? Opo, ito po. Yung American Ribs and Wings, Cabanatuan po. Paki-follow and like na lang din po kami. Para sa update po and promotions. Okay, so mayroon tayo dyan. Sabi, magbibigay po ng sample. Ano igagayak nyo? Anong pang... Sosos po tayo ng buffalo wings. Oh, yan. Oh, sige, sige. Nakatutok naman sa iyo yung camera eh. So, una natin, ano yung gagawin natin? Paano mag-prepare niyaan? So, nakikita yan ba sa camera? So, ibig sabihin, yan na ay na deep fry na siya. Yeah, yes po. Deep fried po siya ng standard 180 degrees. Mm-hmm. At 10 to 12 minutes po, depende po sa size ng chicken. Okay. First step?
ang kailangan, oh, kailangan syempre muna yan, magsusot tayo ng ano, plastic, ano ba tawag dyan? Yung mga ingredients na yan, sir, ano, sige, habang nagpe-prepare po kayo, personally, kayo po ang namimili niyan o dinideliver sa inyo, binibili nyo? Dinideliver po. Meron po kaming mga supplier, lalo na po nung raw. Everyday po fresh po yung mga ginagamit namin. Ah, supplier. Mukhang masarap. So, nagpaluto na ba tayong kanin? So, ayan. So, ayan, yan. Ano yan? Anong bayang... Ang gagamitin po natin ngayon, yung sweet and spicy po natin na flavor. Okay, sweet and spicy. So, sukat, sa isang... May sukat din yan, no? Sa isang bowl muna natin ilalagay. Usually okay po, sa isang chicken, para hindi po masyadong nakakaumay at hindi rin po bitin sa flavor, kailangan po, nasa 5 ml po yung i-apply natin na sauce. Okay. Mm. Kailangan pala may sukat din. Kailangan din po ng brush kasi kung gagamit po tayo, ay kung isasawsaw po natin, masyado pong magiging saucy, messy na po siyang kainin. So, kailangan po natin ng brush para evenly po maikukot. Anong brush ba yan? Yan ba special para sa kitchen or yung pwede yung pang paint? Yes, ma'am. Silicone brush po siya, ginagamit siya kasi kahit na mainit yung food, okay po siya, ma'am. Ayan. O, sige. Sige. Okay. So, yan. O, pahid. Yung pagpapahid ba yan, kailangan even? Paano yes, natin malalaman? Ma'am. Pag po na-coat na po yung chicken, okay na po yan, ma'am. Mm-hmm. Kasi flavorful naman po yung sauce natin. Meron din ba kayo dyan, ano, yung para sa mga kumakain na may, o meron din ba only sauce ba or something na pwede nilang kunin? Only rice. And, mga ganun? Yung bali sir, yung unlimited po namin, tinigil na po namin. Bakit? For now, temporarily, kasi medyo mahal po yung mga raw materials po. Yes, yes. Oo, manulungi, lalo na po si Ace Lord ang pupunta doon. Iba kasi sinasabaw na eh. Kasi sabaw na. It's either po itaas naman yung presyo or babaan yung quality. Hindi po pwedeng yung dalawang option na yun. So, medyo mas na lang yung short orders na lang po para matikman po na lahat. Okay. Tama lang din. So, okay na yan. Ay, di ba yan pa rin naman yon? Yung sweet chili? After nyan, ano na ilalagay mo ulit? Wala na? Tapos na? Opo, okay na po siya, ma'am. Okay. Ready to eat na siya? Ready to eat na po. Isa-serve na po. Usually po, mainit po siyang isineserve. After po ng fry, ititiktikin lang po yung mantika. Mm-hmm. Then, ano na po. Lalagyan na siya. Gagarnish na po, then serve po sa labas. Okay. So, ganun din yung ibang flavor na ginagawa natin? Yes, ma'am. Maliban po dun, ma'am, sa powdered. Yung powdered naman po, ma'am, ibinubudbud po siya and then inaalog po para po ma-coat po siya evenly po. Okay. Tulad po ng salted egg and garlic parmesan po. Mm-mm. Okay. So, yun pala yun. Ganun pala yung preparation. Ano pa ba ibang mga flavor na yan, Alana? Ito po, ma'am, ay spicy garlic butter. Ito po ay spicy garlic butter. Ito po yung isa sa bestseller namin sa mga ayaw ng sobrang anghang. Ito po yung the best na option nila. Tama-tama so, lang, ano? Tapos yung isa? Hindi masyado matamis. Ito naman po ay Hawaiian bourbon. Sweet po siya na may parang pineapple, pero hindi po siya maasim. Tapos mixture po siya ng bourbon, parang whiskey. Okay. So, yun pala yun. Yan, yung kumbaga yan lang tatlong yan na flavor ang dinala ninyo ngayon dito. Pero marami kayong mga flavor na ino-offer. Yes po, 21 plus flavors po. Okay. Alright. So, anong ginawa mo dito sa ribs? Sa ano ba yan? Yung ribs na yan? Nasa harapan. Oo, yung nasa harapan. Ano ang yan? Parang meron pang ano ba yung ibinudbud mo sa kanya? Ma'am, ito po ay ano Hawaiian Jamaican jerky flavor at meron po siyang sesame seed. Sesame. Po, na nakatap. Sesame seeds. Okay. So yung ganyan, ano magkano 'yan? Yung sa ribs. Yung ribs po, ma'am, 1 kilo po yung approx niya na weight, 650 pesos po. Kasi per ano per kilograms ang ano di ba? So yan. Yes po. Meron din po tayong half order 350 pesos po. Okay. Good for 3 to 3. Eh yan ba yung iyang yang nandiyan sa harapan ninyo yan, may kilo na ba yan? O half ano lang yan? Yan 1/4. Yan po yung whole order po.
Mm. Ah, yan yung 600. Lumilit po kasi siya mang pagkaluto. Ah, oh. Talagang na, kumbaga, natitiktik yung mantika niya. Mm-hmm. Okay. So, aside from your, yung mga ino-offer nyo yan, talagang as in, yung chicken lang at ribs, walang iba, vegetables, ganyan. Mm-hmm. Meron din po kaming, ano sir, pork belly strips. Siguro mas mainam kung titikman ni H. Lord yung pinakamaanghang. Asan ba yun? Try natin. Asan ba yun dyan? Pupunin ko lang, ha? Meron ba kayo dyan? Katawan niya. Kaya lang, kailangan natin Ate Ellen ng gloves din. Siyempre, maglalamira tayo dito pag kinamay ko yan. Hindi po namin nadala yung pinakamaanghang. Pero may dala po tayo na spicy curry bean po. Yung dala natin naman. Kailangan ba ipakita natin on cam yung pagkain natin? Ito po, ma'am, yung maanghang. At itong gawin ito. Ito, papa, ito po naman ay sweet. Sabihin ko pa sa kanya, kalahati lang po niya. Oh, ito daw. Is Lord. Kalahati lang. Oh, ito yung kwan. Tatry mo. Ito ba manghang? Eh, bakit ako? Dapat kayo rin. Hindi, kaya mo na yung ulam ko yan eh. Titikman ka lang. Titikim ka lang eh. Okay. So, ano? Saglit lang. Ano? Sige, magsalita kayo. Oo, habang... Alin po ang manghang dito? Itong may sesame o yung wala? Yung may parsley po, sir. Ito ang manghang. Yan. So, habang tumitikim siya... Yung maliit lang, kukunin mo. Oh, ito nga. Habang tumitikim si Kuya Ace, pwede kayong bumati yung mga shota ninyo. Oo, sige. Pati mo yung mga shota. Invite ninyo. Oh, sige na. Yeah. Eto nga palang number nila. Mamaya natin papakita yung itsura ni Ace Lord, ha? Eto po muna ang number nila, ano, para po sa pagka-take out o ano ba, pag mag-o-order sa inyo. 0915-718-3760. So, yun po yung ating iti-text. Pwedeng tawag. 0915-718-3760. At ang kanila pong store ay matatagpuan po dito sa Del Pilar Street, sa Barangay Sangitan West, malapit po sa Freedom Park. Yan po ang American Ribs and Wings, Cabanatuan. O, tutok na natin yung camera kay Ace Lord. Anong masasabi mo? Naubos mo na agad? Hindi naman. Ano ba naman? Sakto lang. Anong tawag dito sa kinain ko? Spicy Caribbean po, sir. Spicy nyo na ito. Okay lang, sakto lang ang hangkayang kaya nyo. Hindi siya ganun kaanghang. Oh, sige, para makita natin. Manga nga, nakita. Anong masasabi mo? Good, masarap. I-rate mo daw yan sa 1 to 10. Di 10. Masarap nga eh. Pero gusto ko itry yung super spicy nyo. Kung ganun kaanghang sa... natikman ko noon na talagang hindi ko kinaya. Open sila para sa iyo anytime. Guys, drop by ka sa kanila. Okay. So last na lang siguro, ano pa yung nais ninyo, mag-plug kayo, meron kayong kung ano man yung gusto niyo sabihin sa ating mga televiewers and listeners. Open po kami sa Del Pilar Street at meron din po kaming branch dito sa Night Market Cabanatuan. Open po kami doon mula alas 6 ng hapon hanggang alas 9 po ng gabi. Ang restaurant naman po dito sa Del Pilar ay bukas po mula 11 a.m. for dine-in hanggang 12 midnight po. Sa mga gustong mag-midnight snack, swak na swak po yun sa inyo. Okay. Ikaw, Kenji, baka meron kang nais na i-ano? Message ko lang po sa mga kapwa po namin na maliliit na business. Kapit lang po tayo. Push lang natin ang i-push. Balang araw, makakamit din natin yung hinahangad natin. Wow. Kayo bang dalawa ay single? Yes po, single po. Ayan, gano'n sana. Baka gusto alam pala silang babating girlfriend. Oo, single. Wala ba? Mga single pa rin, walang sidecar. Meron daw siya. Single ma'am, sabi niya. Okay. So maraming salamat kay Sir Kenji at kay Sir Wilson. Ano, nito pong American Ribs and Wings dito po sa lungsod ng Cabanatuan. Once again, ang kanila pong contact number 0915-718-3760. At matatagpuan po sila sa Del Pilar Street sa Barangay Sangitan West, malapit po sa Freedom Park. Maraming salamat po sa inyo, no, sa ibinigay niyong libreng ulam sa amin ngayon. Oh, siya, ito po sa ating bakit? Iiwan ba? Iiwan po. Ayun, gusto ko lang makasiguro. Ganun siya, maraming salamat muna. Salamatan natin yung pong mga tumulong sa atin sa technical side. Si Red Spilly, si Arizon Quijano, at sa ano na yung pangalan ng isa? Si UJ. Si UJ, saka yung isa pa? Si AC. Aba, si AC, andyan na pala. Nalaman at, niyang pa? Ito eh. Anong nangyari sa kanya? Hindi yung isa. Mamaya yan. Anong pangalan mo, pate? Si?
Arnie. Sa technical side. Okay, sa radio. Technical side. Sa radio naman, si Kuya Jerry Catabas at si Kuya Mar Santos, baka nandun na. Hmm. O, sige. At ako, magkapaalam muna ako kay Ace. Ako po si Jade Christian. Bukas po, magkakasama-sama po muli tayo sa iba pang mga bago at mga magandang news dito sa ating programa. Bukas, maganda yung guest natin, sabi ni Ate Mary Joy. Sino? Anong maganda? Beauty queen? Ay, parang ganon. Aayusan ka doon Ate Elena eh. Mas aayusan. Gaganda sa Telena lalo. Sa mga kabanatuenyo, sa ano po, may gusto ko bang ibahagi, ipakita o ipasikat, ano po gusto yung malaman ng mga taga-kabanatuan at taga-Nueva Ecija, ang inyong natatagong talento, aba, maging guest po, makibahagi sa pinakabagong show dito sa CAB TV, ang My City, My Kabanatuan. Hopefully po bukas ay mag-i-start na po tayo sa ganap na alas 9 po ng umaga. Itaga nyo yan sa bato. Maraming salamat po. Ako po si Elena Garlitos Quijano na nagsasabi po natin, mahalin natin, ipagmalaki natin ang lungsod ng Kabanatuan dito lamang sa My City, My Kabanatuan. Thank you. Meron ka bang gustong ikwento, ipamahagi, or ipagmalaki? Maging guest sa pinakabagong TV show on CAB TV. Magbigay mensahe lamang sa Facebook page ng My City, My Kabanatuan.